Hi everyone, this is Queen from Baby Kingdom Studio, and today I'm going to tell you a story behind Baby Kingdom Studio and to get to know me as well. I've been a photographer for almost 4 years now, pero yung Baby Kingdom Studio is almost 3 years. So I did a lot of type of photography nung nag-umpisa pa lang. I started sa cosplay photoshoot kasi marunong ako mag-edit ng mga photos. Nag-wedding din ako, nag-event coverage din ako, like baptismal, birthday, and corporate shoot para sa mga businesses. I did that as well. Food photography, product photography, yeah, demanding siya sa akin. Ginawa ko rin, tinry ko rin siya. It's just that it doesn't spark joy when I did those kind of things na nag-uumpisa pa lang. Maybe it's not for me. Pero sabi nga nila, malalaman mo kung ano yung nakapagpasaya sa isang tao when you see the images that they took. So, makikita mo sa photographer kung ano yung nakapagbigay sa kanila ng passion based on sa images na kinuha na nila. So, ayun nga, hindi siya nag-spark ng joy sa akin. So, pinibibenta ko yung mga props ko for product photography, for food photography, tinigil ko siya. And then, nag-aral ako ng ibang genre naman. So, I chinek ko kung ano pa yung ibang genre na pwede kong aralin. And ayun, nakita ko yung newborn photography and yung studio portrait photoshoot. So, I started muna kung paano aralin yung mga technical ng studio photoshoot. Like yung pag-setup ng ilaw, paano mag-setup ng studio, paano mag-handle ng clients. So, started sa headshots. Yung mga sa corporate, yung mga, alam mo yun, pang profile pictures ng mga business owners, something like that. Saka sa corporate shoot. Once naaral ko na yung mga basic elements ng photography or technical elements ng photography, that's when the time I took a course ng safety handling newborn babies. Tsaka yung safety ng newborn photography. So, inaral ko siya. So, sa loob ng course na yun, ang mga kinukanan ko ay puro baby dolls. So, doon ako natuto mag-wrap, mag-ilaw, paano ilagay sa mga props, ganun. After that, sabi ko, I think kailangan ko na ng live newborn baby para ma-execute siya ng maayos, ma-apply ko yung maayos yung natutunan ko. So, kumuha ko ng mga model calls that time. Madami yun eh. Hindi ko maalala yung mga baby name. Pero ang tumatak sa akin yung unang-unang baby na kinuhanan ko. And after ng session na yun, doon ko na realize, this is the path that I want to. I really think that this is for me. Sabi ko sa sarili ko nun. Kasi during the session, I learned something. I learned from the parent ng child. I learned how the feeling ng pagkakahawak ng newborn baby, kung ano yung nararamdaman nila every time na ipopose ko sila, every time na i-wrap ko yung baby. I feel the warmth of, alam mo yun, yung part na yung feeling ng parent when I was taking the photograph. And sabi nga, kit-kit ng baby nila, ganyan. Tapos nagkukwento na sila about dun sa journey nila from pregnancy hanggang sa mailabas nila yung baby. I learned something from them. And I want to share that sa mga susunod na content ko or mga video or reels na gagawin. Ikukwento ko yung mga kinuwento sa akin ng mga past clients or mga recent clients. Para alam mo yon, ma-record ko siya at maalala ko kasi hindi natin masabi, baka magkaroon ako ng dementia balang araw tapos hindi ko na siya maalala. So, at least, mapapanood ko siya in the future. I love the feeling na-freeze ko yung moment na yon na habang maliit pa yung baby, nagbabalat pa yung kamay niya, yung paa niya. Kikita ko pa yung itsura ng pagiging newborn na. And I realized na
I help them out to freeze that particular images. Yung tapos alam mo yun, maaalala nila yun. Actually, hanggang ngayon naaalala ko pa habang nakikita ko yung mga photos. Iba yung spark na nagbibigay. Kasi, sa mga nakakilala sa akin, I don't have a kid yet. Although, na nabuntis naman ako. It's just that hindi siya nabuhay. 3 months lang siya sa dyan ko. And they took away the baby kasi ikamamatay ko kasi. Ectopic pregnancy siya. So, na-CS ako, cesarean. So, para tanggalin lang yung fallopian tube kung saan nakakabit yung baby na yun. So, 3 months na siya dun. At ayaw niya umalis. So, ayun. Pero ngayon, we're trying to kaya nilapit ko yung studio sa bahay para less stress. Kasi nung nasa commercial space pa, bumabiyahe ako. Tapos parang balik-balik ako doon halos weekly or 2 to 3 times a week. Nakapagod. Kaya ginawa ko, nilapit ko na lang siya dito sa bahay. Para nagagawa ko pa rin yung passion ko at less stress while getting ready to get pregnant next. Para maranasan ko din yung gumanan ganun sa sa photoshoot. Then, joke lang. So, ayan na. During the photoshoot na yun, may naiuwi akong aral. May nauwi akong application. Ay, dapat pala ganito hawakan yung baby. Dapat pala ganito i-wrap yung baby. Ganyan. Ay, na-apply ko yung yung basket pose. Punto ako noon. Time na yun. Kasi na-apply ko yung inaral ko. Tapos na-apply ko yung editing technique na natutunan ko sa workshop. Or sa course. So, ayun, galing. Hindi ko nabalian yung bata. And after that, I realized that it really gives me joy. It really gives me passion to do it over and over again. Parang, ay, gusto ko pa ulit to. So, kumuha ulit mo na isa pa model call. Ayun, iba na naman yung feeling nung panibago newborn baby. Ay, iba na yung ano nito, yung attitude nito during the shoot. In fussy na siya. Ako, so, dapat pala aralin ko paano gawin yung mga tamang technique para sa mga fussy baby. And I continue to learn from those clients or, yeah, I call them clients although model shoot lang yun or model call lang yun. I learn from them kasi, alam mo yun, if sa iba't ibang client na natututunan ko yung mga hindi masyadong naituro sa workshop na although na-apply ko yung mga safety training, safety handling, it's just that iba yung natututunan mo sa mismong hawak mo na yung baby or yung client. Tapos, isa pa doon, nagkukwento sila. Nagkukwento yung mga parents or lalo na yung moms ng journey nila during pregnancy, during giving birth, ganyan. Nagkukwento talaga sila. Lalo na yung mga hindi ko makakalimutan, yung mga nanganak, 40 years old na. Tapos, basta, alam mo yung nagkukwento sila kung ano yung diet nila, kung paano nila nabuo yung baby, gano'n. May natututunan ako dun sa mga clients na pumupunta dito. Pumupunta sa studio. And I love learning. I love hearing the stories of other people. Especially sa mga clients. Kasi, alam mo yung may nai-uwi akong tips from the clients. Ganun. Kasi syempre, I'm trying to get pregnant eh. And nalaman ko kung ano yung mga secret nila. Ganyan. So, I try to do it right now. Kasi hindi na masyadong busy. Kasi dati ang busy ko eh. Nung wala dito yung studio sa Lancaster, gabi halos umiikot ang puwet ko. Hindi talaga ako makapag... Hindi ako makapag-stay sa bahay. Parang sobrang stress ako kasi sunod-sunod yung shoot. Ngayon, nilapit ko na yung studio. Hindi na ganun ka-stress kasi hindi na ako mabiyahe. Although, pumabiyahe pa rin naman ako.
lalo na kapag home service, especially kung ang client ay CS or may complicated pregnancy. So, pinapuntahan namin yung baby nila para within 2 weeks makuhanan ko na yung bata. Para, alam mo yun, magaganda yung pictures nila. So, ayun, nagsunod-sunod na siya. Sabi ko, bakit ganon? Paano kaya ako magkakaroon ng mas maraming newborn babies or pictures, portfolio, and paano magtuloy-tuloy ito? Then, that's the time na, ay, marunong ako mag-studio shoot, mag-portrait shoot. Why not accept maternity portrait as well? So, ayun. Thankfully, meron, yung unang maternity shoot ko ay paid. Kasi, although, mababa lang package ko nun talaga. Aminado ko. Nandun ako sa 3,500 plus makeup artist na, ano, so, naghati kami ng makeup artist sa talent fee. May pakpak pa akong dala nun eh. So, ang package ko ng 5K ata, ganun. Para lang ma-hook ko yung client. Alam ko, meron pa akong wings nun eh. Yung pang-pregnant, ganun. Ayun, nag-book siya. First portfolio ko was a success. Magaling yung makeup artist. Nag-umpisa pa rin yung makeup artist ko nun. Tapos, during the session, nagkukwento siya ng journey niya. Tapos, home service yun eh. And di ko malilimutan yun kasi sabi niya, nahihirapan siyang biyahe kaya nagpa-home service. So, ayun. Home service kami. Punta kami sa bahay. Nahihirapan kami mag-shoot kasi limited yung space. And, pero nagawa ng paraan. Nagawa namin paraan. And, napaganda ng makeup artist ko yung client lalo. Maganda naman siya, pero alam mo yun, mas na-enhance yung beauty niya. Hindi ko makakalimutan. Medyo mahirap yung naranasan namin yun kasi home service eh. So, limited space. Yan. Pero, I learned something from it. Ano yung mga dapat gawin next time. Ganun. Chine-check ko from time to time kung okay ba siya. Kasi sabi niya, complicated pregnancy, ganun. So, ayun, I learned something from it as well. Pag complicated pregnancy, ganito pala dapat yung gala. Dapat pala hindi siya masyadong mahirapan, ganun. So, I was thankful or grateful that time kasi nga, paid siya, hindi siya model shoot. Kasi wala naman ako ipamabayad sa makeup artist eh. So, ayun, tapos nabayaran din yung time ko that day. So, hindi siya bumalik ng newborn kasi nga, complicated nga yung pregnancy. Tapos medyo wala yung sa kanya. So, ayaw niya rin pumunta dun sa studio ko dati. Although, nagbigay siya ng spark sa akin kasi I learned something from it. She shared something during that session. Kukwento ko na rin sa mga susunod na content. Tapos, sabi ko, eto na lang. Eto na talaga. Eto na. Hindi na ako babalik ng event. Hindi na ako babalik ng event coverage. Hindi na ako babalik ng wedding. Ganyan. So, eto na lang yung gagawin ko. For the entire life. Forever na siya. Sabi ko, eto na yung gagawin ko talaga. Kasi, nagbibigay talaga siya ng motivation sa akin to do it continuously. Then, after that, di sunod-sunod na yung shoot. Habang tumatagal yung Baby Kingdom Studio, bumabalik yung mga clients. Bumabalik sila 1-year-old. Iba 6 months, ibabalik sa akin for baptismal photoshoot. Para meron silang pang-invitation, ganun. Doon nagkukwento ulit sila kung ano naging journey ng bata. Tapos, syempre, palatanong ako eh. Palatanong kami na assistant ko. Every session na nangyayari yun, lalo na pag bumabalik, nagbibigay siya ng joy sa akin kasi nakikita kong lumalaki yung baby. From belly, nakikita ko, after lumabas ng belly, nahawakan ko siya during the newborn. Hanggang sa mag 1-year-old siya, mag 2-year-old siya. Alam yun, tuloy-tuloy.
Ay, ang sarap pala ng ganitong feeling. Nakikita kong lumalaki yung bata. Tapos nakikita kong pinalaki siya ng maayos ng mga magulang. Ganong feeling ba? Natutuwa ako sa ganon. And sabi ko, wala ng atrasan to. Gusto ko na tong ginagawa ko. And talagang ilalaban ko to hanggang sa huli. Ilalaban ko tong BB Kingdom Surge. Sabi ko, ito na talaga kasi nagbibigay sa akin ng sparks. Tapos, at the same time, natututo ako dun sa mga kwento ng mga clients. Kaya sabi ko, hindi na talaga ako babalik na event coverage. Although, nag-accept ako ng event coverage kasi may mga parents din kasi na kami din yung hina-hire for birthday, ganun, baptism, ganun. Ina-accept ko pa rin naman. Pero dun na lang sa mga loyal clients. Pero pag tipong busy ako at hindi ko kayang i-take yon, tapos meron pa studio session o home service, nagpapadala na lang ako ng photographer para sa event coverage ng mag-book. Pero yung tuloy-tuloy na event coverage, hindi ko na siya kayang gawin. Kasi medyo naglalaylo ako ngayon kasi I'm trying to get pregnant nga and I need to have less stress sa katawan, ganun. Kaya nilapit ko yung studio dito sa bahay. So, may sariling bahay yung studio. Isang buong bahay siya. 4 rooms, iba't ibang kwarto. So, nakahiwala yung props room. Yung, unlike dati, nasa commercial space na isang diretso lang. Wala talagang kwarto. So, ang kalat. Ngayon, hindi na. So, hiwa-hiwala yun siya. And, nabibisita ko pa araw-araw. So, mas naaalagaan ko yung mga props ko this time. Hopefully, makabalik ulit ako sa commercial space. After siguro, kumapuntis, bahala na. Bahala na. Basta ngayon kasi, nagpapahinga ako sa maraming shoot. Kaya wala akong masyadong Facebook ads or paid ads. Kasi, nagpo-focus lang ako sa organic reach and SEO. And okay na sa akin maka 5 to 6 clients per month. Kasi nga, ayun nga, na nagpapahinga ako ngayon to get ready for pregnancy. I'm trying to be healthy kasi pag sunod-sunod yung clients ko, kapag may paid ads ako, lagi akong puya. Dami-dami kong ginagawa. Ganun. So, nag-aasikaso pa sa bahay tsaka sa studio. So, nakapagod. Kaya ngayon, less clients ako ngayon. Pero, I try to make sure na everything is quality pa rin. And, I try to make sure na satisfy ko pa rin mga clients. What else? I think yun lang naman sa akin. And expect more videos like this na i-record ko yung kwento ng mga clients sa akin during photo session. Pero syempre, hindi ko sasabihin yung name nila, hindi ko papakita yung pictures nila for their privacy. This is just for me to record it para in the future, naaalala ko pa rin yung photoshoot mo. Maliban syempre sa pagtingin ko ng pictures nila, naaalala ko kung ano yung naikwento nila sa akin at naiuwi kong aral during the session. And maybe, kung sino man yung makapanood ng video, meron silang matutunang aral tungkol doon. Malay mo, may isa akong client na nagbigay ng tips on how to get pregnant. Maybe there's someone out there like me na want to learn more how to get pregnant or something like that. Kasi may mga naging client ako 45 years old, 40 years old, 38. Mga client ako nagpa-IVF. Mga ganun. Pwede ko i-share yun sa next video.
Yun lang naman sa akin. And thank you for getting to know me. And I hope bumisita rin kayo dito sa studio. And I hope isa ako sa maging photographer na magiging anak niya. Or ng pregnancy journey. Ayun lang. Thank you for watching. Bye.